Magandang araw Pilipinas, narito na naman po ang ating update na balita sa oras na ito. Pinagpipiyastahan pa rin ng netizens ang post ng ilang celebrity sa kanikanyang komento sa nakaraang paghagupit ng bagyong Rolly at sumunod naman ang Shoni. Hanggang sa ngayon ay mangilan-ngilan pa rin ang nambabash kay Angelica Panginiban. Nag-react din doon ang Assistant Secretary for Communication Commuter Affairs na si ASEC Goddess Hope Liberan. Sinagot niya ng, "Ma'am, wala po kaming tulog. Alam niyo po ba kung ano ang ginagawa kung mayroong nararanasang kalamidad ang bayan? Bayanihan po, hindi hilahan pababa. Just saying, hindi po ako galit, puyat lang." Obviously, mula sa supporters ni Pangulong Duterte ang kumuyog sa social media kay Angelica. Nagtrending naman ang hashtag na nasaan ang Pangulo na mainit pa rin pinag-uusapan noong nakaraang Lunes kahit na nagpakita na ang Pangulong Duterte na kung saan dinalaw niya ang mga lugar na lubhang nasa lanta ng bagyo. Sinagot na rin ito ni Pangulong Duterte sa kanyang public address noong Lunes ng gabi. Sinabi pa niya, baka gusto pa raw ng mga taong ito na makita siya nakatayo sa Dolomite White Sand sa Manila Bay. Pero sa totoo lang, may ilang media ngang nagbantay sa Manila Bay at inaabangan kung mawawash out ang Dolomite Sand. Inaasahan kasi nilang aano rin ito ng malakas na alon pero hindi naman nangyari. Samantala, matindi ang sagot ng common law wife ni Pangulong Duterte na si Hanilet Abansenia sa ipinaus ng isang anchor ng DZRH na si Henry Ure ay napilitan nilang i-text ang asawa ni Pangulong Duterte na si Hanilet. At tinanong nitong si Henry kung ano ang mabibigay na reaksyon nitong si Hanilet sa hashtag na nasaan ang Pangulo. At diretsyong umanong sumagot si Hanilet Abansenia ng, "Let them make up stories that make them look pathetic and imbecile." Nagulat naman ang anchor sa bintawang pahayag ng party ng Pangulo na hindi halos makapag-interview. Samantala, ang dami din naman nag-react sa pinag-uusapang komento nitong si Agot Isidro sa tweet ng Hollywood actor na si Mark Ruffalo. Nang mag-post kasi itong si Mark Ruffalo tungkol sa paparating na super typhoon sa Pilipinas at sinabi niyang, "Get ready to send donations." Nag-comment doon si Agot Isidro na, "Please send donation to the office of the Vice President at Lenny Robredo. Thank you." Sa totoo lang, kahit saan naman ipadala ang donasyon para sa mga nasalantahan ng Super Typhoon Rolly sa Bicol, ang mahalaga ay makarating ito sa mga nangangailangan. Sa iba, para kasing may mali siya ang komento ni Agot Isidro na parang kay Vice President Lenny lamang siya nagtitiwala. At yan po ang ating update na balita sa oras na ito. Ano po ang masasabi niyo sa video nito? Pag-comment yan sa baba. Maraming salamat po.